on what the draft said, kung saan man siya pumasok. And again, ang daming open. Nabanggit mo, Anjin, ang daming open pa na maaga. Ang isa sa pwedeng nakita natin dito, if I'm not mistaken, exciting yun ha, Exhort, pwedeng gumamit doon. Greed even can also play Selena. Oo. Depends on what the draft said, kung saan man siya pumasok. And again, ang daming open. Nabanggit mo, Anjin, ang daming open pa na maaga. Dami Rafaela is a great position 5 na hindi pa lumalabas. Pero hindi siya Yawi hero. Hindi siya NXP hero eh. Posible sa, ano, sa Aura pwede. Sa Aura, JP, kahit ni JP yan, feeling ko. 3-9 ang NXP yun eh, di ba? Ang Rafaela. Oo. Pero hindi. Hindi parang, kanila eh. Hindi kanila eh. Nabibitin yung Action Jackson nila eh. Oo. Wala kaya, pang Rafaela si JP. So, posible rin eh. Oo. Can't say na hindi niya magagamit yun. Nandaya ng Rafaela ngayon. Marunong. Na risky yung mga plays. Mm-hmm. Pero maganda yung mga nagiging reward. Pero ang problem, yung reward sana ay napupunta sa Aura. Kasi nandun agad yung Aura for the backup. Oo. Basically, this is a punish. Ang ginagawa ng Aura Philippines, pinipilit nila yung NXP na yun nga, gumawa ng mga NXP moves na pang all-in. Ito gusto namin, ito hahabulin namin. Pero Aura, bilang nila yan eh, na pag ginawa mo to, alam namin wala kayong ult, alam namin walang tao dito sa lugar ng mapa. Yeah. So, dun kami gagalaw. Kasi kung iisipin, kaya ng NXP eh. Kaya ng NXP yung lineup na to na explosive eh. Like, si Exhort, insta-burst, H2O, insta-burst, may mga knock-up sila. They can definitely go for pick-offs. Kaso anong nangyari, yung pick-off, hindi nila nakukonvert into like turtle or space ng Torre. Parang nadadaan na lang din sa split-split. Medyo best case scenario yung nangyayari kanina na si Greed ay nag-face check sa tatlo. Si, kung maalala ko, si Rene J, si James, at saka maybe si Yao yun. Oo. Ay hindi, si Exhort. Kasi nga, pinasabugan siya ng Thunderstrat. So, tapos, nag-convert pa siya into a turret. Yun yung best case scenario. Pero yun nga, maganda rin kasi shot call ng Aura. Alam nila na, okay, Benny, kuha ka isa, tapos sumusunod si Rafflesia. 2v3 yun ha, 2v3 yun, pero panalo pa rin yung Aura is because bilang nawala ng ult parang, ang NXP. Parang laging 2 steps ahead, yes, ang Aura PH dito. Kumbaga sa chess, nakakuha dito ng magandang pyesa ang next play, pero nababawi ng Aura sa dalawang magandang pyesa pa. Yeah, kaya dahil dyan, Aura ay nakakuha ng space. Again, we would like to commit next play sa kanilang mga movements, mm-hmm, sa burst potential. Very next play, still, the game plan is very next play. Yeah, kaso talagang, ano ba, experience? Hindi eh. Parang out-macroed lang talaga eh. Mm-hmm. Out-macroed and the decisions na ginagawa dito ng Aura. Ang call nila na, hindi, sige, pasukin mo yan, kaya niya yan. Andito ako, sige, bigay na to. It just makes sense, but wait, may nakaw ba? Oh, hindi. Naging enough yung effort ni Yawi sa pagnakaw ng Turtle. And the Aura of Philippines will just wait for the Lord this time. At mukhang magre-regroup na, Leo. Nako, matapos kaya ng Aura to ng maaga. Yep, this is the first Lord of the game. Again, it comes with enhanced minions. Tas syempre, most pushed lane, sasabak dyan. Tropa nyo si Lord for a temporary amount of time. And here's what I'm thinking, Manjin. Extra member ng Aura PH to si Lord. So easy siya, magpupush siya. So lalong luluwang or lalong madodominate ng Aura yung mapa. Mahirapan lalong NXP dito. Yun nga eh. Wala pa silang wave clear. Yun nga eh, wala. Oh no, this is looking bad for NXP. Aura Philippines, maging yung orange buff dito ay kinuha na. And look at the, tignan mo yung ano dito, yung pag-juggle ng wave ng Aura. Pressure literal everywhere. Literal, sinabay yung, oh my glove. Sinabay, magkakatikit. Oh no. Yep, and again, boboxing ni James lahat ng minions. So, ibig sabihin nun, 4v6 na siya. Yeah. And syempre, kung ikaw yung Eudora, ayaw mo naman na yung first kill mo pang minions lang eh.
Oo. Gusto mo na sumakto kahit ma-poked yung hero yung eh. Yung ult mo kay Lord. And again, magkukumpul-kumpul ang aura dito. This is what they need to do. Ito yung ultimate bonding experience nila. Yeah. Maganda sana ang Eudora dito, pero bilang na bilang ang kayang gamitin ng NXP na at resources. Sabi nga ng aura dito, kailangan nyo na magbilang dahil bibilangan na namin kayo. Of course, XOR, nagbilang na ng Dead Time Relation para kay Renny J. Tatlo na wala ngayon sa side ng aura. Ito na ba ang inihintay ng NXP na burst potential? Pinagsasabak-sabak naman ni James. Dito yung kanyang kalaban namang si Benny Cutie ay mapapa second skill out. Apat ang nawala sa Aura Philippines with a snap. Nakabalik dito ang NXP. What a 4 for 1. Yan ang paghihiganti. Yan ang galit, ang gutom, ang gigil ng NXP. Manjin, we're gonna see a replay here. Oh. And I hope this shows kung paano nga ba nangyari to. I think they're gonna threaten a pushback of their own. Hindi pa naman tapos, pero wait, oh, tinan mo si Benny. Wait. Isa, kulang. Oh! Wait lang po, sabi ni Double! Benny Cutie! Not in my house! Benny Cutie defending the second turret at nandito na rin yung backup. James, tumakbo ka na. Sinong cute? Si Benny Cutie yun! Benny Cutie, 3-for-1 for the finish? Baka ito na to, Manjin. Oh my! Hindi in-expect ng NXP. Sabi ni Benny Cutie, mag-audition din ako sa NXP Got Talent. Ibang klaseng solo kill sa dalawa. He got 3 yeses, Manjin. 3 yeses. 3 yeses agad. Na, ano, 3 turns. Oo. Na pa 3 turns ka agad Matic. Yung mga ano. Matic, Coach Dogs. Baka gusto mo. Coach Dogs. Oh my, this instant replay is brought to us by Oppo A94. What happened here, Leo? From one turnaround to another, ito yung nauna, okay? Pasukin natin to. Tinaiming ni Rene J ang kanyang pag-blazing duet. Yawi, na-stun ang tamang target si Rafflesia dahil siya papasukin eh. Pero si Exhort nakapag-ult na siya. Pero tinan mo to yung pasok ni Rene J. Full stacks, blazing duet, James with the knock-up, the dash out pa siya. Tatlo ang na-knock-up niya, so walang bawi ang aura kay NXP. So, matitira dito, Benny Cutie and Hades. Na full combo pa nga sa likod ni James. Again, yan ang champ stance. Pero ito yung bawi. Ito yung napa Benny Cutie. Tayong lahat, kahit kayo manonood sa bahay, check this out. Ay, oh, naku, sayang. Nabitin lang. Kasi may action. Oo, meron. May action nangyayari dito. Another burst para dito kay Benny Cutie sa kanyang yin-yang overturn. Another! Isang mo na rin yung semi-umbrella flea. Umikot-ikot na lang dito si Renny J. Pero wala nang natatamaan. Tatlo ang wala ngayon sa NXP. Habang si Yawi trying his best to get this minion. Pero ayun na nga, meron pang flame shot. Para lang may extra flavor dito. Ooh. Here comes the TPs. Para dito sa Aura, mukhang magti-TikTok na naman sila dito sa loob ng base ng NXP. James trying his best, pero mukhang hindi na sapat. There you go. At hindi na sila nag-TikTok, tinuloy na lang nila. Aura Philippines will take the 2-0. And that winning moment is brought to us by Head and Shoulders. Sila na ngayon ang nangunguna sa Group A. Wow, 3 points. Just like that. Congratulations, Aura Philippines.